Siyempre, ang pakiramdam natin ngayon ay para tayong naulila sa aming chairman emeritus at sa aming haligi. Isang haligi, hindi lamang ng partido, kundi haligi ng demokrasya ng ating republika. At ito ay masakit sa atin. Ngunit, sabi ko nga, kung si Pinoy ay buhay ngayon, sasakita, pagigay ko, sasabihin niya sa amin, huwag niyo akong aalahanin. Ang alalahanin natin ay ating demokrasya. Yun ang ating palakasin, yun ang ating pursigihin, yun ang ating protektahan, at yun ang ating ipagkakas. Tayo ay patuloy pa rin nagdadalamhati, nagigiramay, at we are still mourning. May panahon para pag-usapan ang eleksyon, pero ngayon ay panahon para mag-usap. Marami ang hindi nakapunta kanina, hindi na nakapasok dito. Mabilis ang mga pangyayari. Namatay siya nung Miyerkules, ngayon Sabado ay inilibing na. Meron din tayong panawagan na merong mga nagsasabing magkaroon ng kanilang mga pagtitadhana sa iba't ibang parte ng ating bansa, pag-alay ng Bulaklak. Ang aking paniwala, meron sa Cebu, meron sa Iloilo, meron sa Zamboanga, meron sa Pampanga, meron sa Tarlac. Yung mga nais makiramay, yung mga nais makiisa at makisama sa pagluluksa, sumama kayo dun sa mga community memorial para sa Pinoy. May vigil mamaya alas 6 ng gabi sa iba't ibang parte ng ating bansa. Makibahagi tayo at ipakita natin, ipamalas natin ang ating pakikiramay at pagluluksa. Thank you.
siguro naalala kong sa pa, Kuya Pinoy, talagang yung nung isang araw nag-uusap kami ng aking mga anak. At doon ko na-realize, lahat ng mga anak ko, pinagbigyan niya para sa mga school project nila na interview. Si Frankie nung grade 6, si Niel nung grade 8, at si Miguel. Nagpaalam mo ko kay Pinoy kung pwede ko isama sa Malacanang dahil may meeting kami. Sabi, okay yan, tapos pinapasok pa niya kasi naghihintay mo sa labas. Tapos binigyan pa ng tsokolate. Talagay ko talagang kahit wala siyang anak, he was very fond of kids. And he may not have had his own children, pero siya ang naging ama ng lahat ng ating mga anak. Siya ang naging ama ng ating bansa. Thank you.
Just remind everyone who will be observing more physical distancing. Flags are being folded by the fall railways. Hello. 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 H